isa ang kagubatan ng Catanduanes na marami pang buhay ilang ang makikita. Katunayan, matatagpuan dito ang isang uri ng palaka, ang Luzon Torrent Frog. Galing! It's the Kermit Frog. Ganda, it's all green, my God! Look at those eyes, you know, bulgy eyes. Nice, whole green-bodied frog. Kalimitan, nakikita ko lang green lang dito sa likod. May streak. Pero ito buong mukha, green. It's a very special species ng palaka sa Philippines kasi una-una, makikita lamang ito sa Luzon and nearby islands. Pangalawa, nakikita lamang ito so far sa mga sapa or mga gubat na talagang maayos pa, intact. Hindi pa polluted, hindi pa talaga degraded. So maaari mo siyang maituturing na isang biological indicator or bio-indicator ng isang health ng forest ecosystem. Maya-maya pa, unti-unting nagbago ang kulay ng palaka. Look at that, oh. Nag-iba, nagkakaroon ng dark spots, oh. Kanina, green na green. May kakayahan kasi ang Luzon Torrent Frog na mag-camouflage o magbago ng kulay base na rin sa kapaligiran nito. Pero isa sa mga natuklasan namin sa palakang ito. And they respond to calls, ano? Subukan natin, eh. Ang huli niya. Ayun, oh. Ilang saglit lang at lumabas na ang ibang palaka. Ayun, oh, lumalapit sila. My God! Ayun, oh. Ayun, ayun. Lumapit sa akin, oh. Ayan, oh. Oh my God, lumapit. Oh, umikot pa. First time you see this behavior, huh? Na lumalapit ang mga palaka. I wonder kung meron nang nakapag-describe ng behavior ng frogs na ito. Sa ngayon, konti pa lang ang pag-aaral sa Luzon Torrent Frogs. Maging ang tunog nito, hindi pa lubos na pag-aaralan. Kaya naman, ang mga naidokumentong buhay ilang sa Catanduanes ay hindi lang mahalaga sa pag-aaral sa iba pang mga eksperto. Marami pa talaga na species doon na hindi natin nakikita or hindi pa natin nalalaman. At definitely, field research, yung continuous na field research ay makakatulong para talaga ma-document natin. Isa na nga siguro ang Catanduanes sa lugar sa Pilipinas na paalala kung gaano kahalaga ang may malusog na kagubatan.